nilang roaming napakahirap. And napakakunat dito na nga lineup ng Omega. Pero grabe yung pitik ng damage ng Blacklist. Yeah. Pero alam mo kung ano mas grabe dito? Ano? For the side of Omega, you emphasize this earlier, Chantel. They take out a page from the book of Blacklist International. Ang tanong lang naman dito, Chantel, TDZ, mapapull off ba nila? Tingin ko, to answer your question, there's a big possibility since matagal na rin kasi na nang naglalaban. So, meron talaga mga instances na sa sobrang handa mo, sa sobrang preparation mo sa kalaban, medyo nakukuha nyo na rin yung galaw eh. Nakukuha nyo, alam nyo yung nagiging pattern, paano i-execute so you can do it as well. Pero tingin ko nagkakaiba yan sa mastery, kung gaano mo talaga kagamay eh. Interesting for Omega, si Etomax ang ginamit niya dito is the Fovius. Ang inaakala natin all along is gagamitin niya for the X-Plane. So more on pangkunat na agad. Yung kanyang demonic force na yung gagamitin niya pang-initiate dito ng side ng Team Omega. And again, Blacklist International, napakabilis silang mag-push ng mga turrets later on. So for Omega dito, kailangan na ma-disrupt. Knowing na si Haji ulit ang may gamit ng Cho. Kumbaga, kung ako yung Omega kasi, tapos Cho ang gamit ni Haji, kailangan every part of the map, wary ka na meron pwedeng ng Cho na nandun eh. Exactly. Pati kapag nahuli ka ng Cho, again, this is a triple marksman combination. A triple marksman draft from Blacklist International, PNK, YSS, and Nathan. So, kapag na-disjoint ka or kapag na-displace ka ng The Way of the Dragon dito ni Haji, for sure, mababurst ka yan kaagad. And isa pa sa mga melee heroes na mataas ang burst, physical burst, is si Edward with the Pakito. So, nakita natin kung gaano ka-fierce gumulaw dito si Edward using his Pakito. Yung mastery niya sa hero na to is napakataas. And they can capitalize this advantage na meron sila ngayon kasi almost mauubos na rin yung energy shields dito ng OMG sa top lane. Yes, interesting. Kasi nakita natin, since nabanggit mo na yung Outer Energy Shields, yung dalawang kumuha ng Outer Energy Shields na yun is yung dalawang marksman. So, talagang pina-force dito at pinapabilis ng Blacklist International na magkaroon na ganang damage yung kanilang mga marksman. Exactly. Pati yung marksman kasi may additional damage siya sa mga turrets. Eh. So, gamit na gamit ng Blacklist International yung bagong patch mechanic natin na meron dito sa MLBB. And it's really going well for them. Blacklist International, nakapwesto sila ngayon sa may turtle. At eto Max, siya ay naipit doon sa may gitna. Renjo, Daytona's welcome, hindi tatama. Inabulin si Haji pero masyado mababa yung buhay ni eto Max. Andun yung heals na binabata ni Chakno. Kakayanin ba gawin to na side ng Omega? Takuha pa rin ng Blacklist International. Yelra with the ultimate survives. Grabe yung sustain na binigay ni Chakno para sa team niya. Na limit niya yung casualties ng team niya to one death. There's no turning back para sa ating mga teams. And after the turtle objective, again, Blacklist International, they're ready na kumuha pa ng panibago. Imagine, halos wala ng buhay, kalahat na ng buhay dito ng mga players ng Blacklist International, pero iikot pa rin sila, sisilipin pa rin yung mga jungle na pupuntahan dito ni Ryzen because this is Aldous para dito sa Omega. 1 second delay, napakalaking bagay against it. Especially kapag namatay ka, na nangyari kanina. So, medyo madedelay. Kailangan mag-ingat ni Ryzen moving forward. Tatanda mo! One second. Nakakatakot na nga yung aso, nakakagating ka, nahinahabol ka eh. Paano pa kaya pag may nakita kang taong may sibat na kasama? Mas malala pa sa Wild Dogs of Bibora to. Ay, oo. Kakaiba yung Wild Dogs of Bibora. Parang yun yung nararamdaman ngayon ng Omega na kailangan nilang iwasan. And again, Omega dito, medyo, kung tinignan natin lineup nila, more on scaling. So yun yung kailangan nilang slowly but surely, hindi sila pwedeng magpakita. Kumbaga, yung pinaka-rotation nila, kailangan nilang itago dito against Blacklist International. Pero kasi, paano nilang itatago si Haji para naging parte na ng brush dito ng Omega? Exactly. Tapos meron pang Mountain Shocker, yung Blacklist International. So talagang malalaman nila. Tingin ko sobrang importante talaga ng timers eh. Once na Mountain Shocker si Wise, bilangin mo kung kailan yung next Mountain Shocker, then react to it. Yun yung mga gandang pwedeng gawin dito ng OMG. Pero for sure, alam na rin naman nila yung mga countdowns dito, yung mga CDs, and they will play accordingly. Yun yung strength ng OMG. Yun din yung mga discipline na napapansin ko na meron ang OMG. Alam nila kung paano bumasa ng timers. And also, we need to keep in mind na kapag nakakuha ng items dito yung mga
members ng OMG, mag-iiba yung tempo. Again, this is a triple marksman combination, mga Glass Cannon Heroes to. Kapag nahuli ka out of position, sobrang taas ng punish, ng punish opportunity na meron ng OMG. And Oheb, 2v1 situation, hindi siya mapigilan. At dalawang member ng side ng Omega, yung mapipilitang tumakbo na lang. Si Kelra, uuwi. Possible na pilitin to ng Blacklist International dahil meron silang information kung ilan yung tao na nandun sa area. At si Kelra ay babalik na lang sa kanyang lane. Tingin niya, kakayanin to ng kanyang mga teammates sa side ng OMG. Pero kasi ang pinaka nakikita ko dito for the side of Blacklist is, as of now, wala talagang enough damage to take down eto Max. Kaya din nagkaroon sila ng problema dun sa mga first, yung yes, sa pinaka first fight dun sa may turtle. Kasi hindi pa enough yung damage nila para i-take down si eto Max. Mamaya o okay yan, pero it depends ba rin dun sa farming. Kanina pa sinasabi ni TDZ na triple marksman setup. Yes, for Blacklist International, ang kailangan talagang bantayan nila actually is eto Max. Tama sinasabi dito ni Butters na yung pa yung nangyayari kanina. Pero how much more later kapag kasi eto Max naman yung may mga defensive items. Mm-hmm. So soon enough for Blacklist International, since pitik ng pitik yung kanilang damage dito, kailangan unahan na nila agad. Speaking of unahan, oh, Kelra ang naging target. Sabi dito ni Ryzen, tatalunin niya sana si Haji, pero hindi yon magiging worth it. Renjo talaga yan yung signature move niya. Nagkahulihan na. And Blacklist will take down Edward. Mm-hmm. Well, nasa timer yung nasa timer yung Blacklist International. They need to play aggressively, lalo kasi once na nagkaroon na ng items dito yung OMG, at lalo kapag nagkaroon na ng stacks dito si Ryzen, yung pipili na lang si Ryzen dito kung sinong marksman yung titake down niya. Pero ito, naka-ready ulit yung mga teams natin. And Turtle nakuha ng Omega. Turtle makukuha ng Omega, pero si Wise ang gusto nila habulin. Renjo, tumatakbo yung dinosaur. Pinagpapana. Ganun talaga ng unang panahon eh. Ganun talaga ng una. May sibat, may pana. Gusto ko lang dagdagan ng onte yung nangyari doon. Kasi nagsimula yung Turtle na yon dahil may na-solo kill doon sa may yes taas. Sino yun, Chantel? Kumaga, kanina pa ito nagkakatapat eh. Actually, Keller and Oheb, ito yung sinasabi natin na kailangan bantayan. Isa sila sa mga key factors for this game. And habang nagsiset up ng turtle fight ang dalawang teams natin, na-solo kill ni Oheb si Keller. And imagine, yung struggle kanina ni Keller habang nangyayari yun. Kasi the more na gusto niya sana lapitan si Oheb, the more na nagiging free hit lang dito yung Nathan. Kasi hindi siya pwedeng lumapit basta-basta eh. Uh-huh. At si Eto Max ay lumapit at Popol and Kupana yung pinaka-nagisagot nila. Here comes Ryzen! With the Ryzen location, yung Nathan tutumba, si Oheb tutumba. Nandun sa may pinakagilid, si Edward na Paquito na Daytona's welcome siya. Wise, oh my Venus, sila na lang yung natitira. Tatalunin pa ata sila dito ni Kelra, pero hindi na magiging possible. They will take what they can. Walang minions masyado dito for the side of Omega, kaya hindi pa rin nila mako-convert to into a turret takedown. Possibly ito na yung turtle, minion wave para i-takedown nila yan. The Queen, oh my Venus, saving Oheb. Check natin to sa may replay. Nag-chase fate dito si Ryzen. Tinuon si Oheb Venus, yung knock up niya perfect na perfect to cancel the strike, yung isa pang suntok dito ni Ryzen. And with that knock-up, and I think that is also the Haji's Way of the Dragon, nadi-disable niya at na-punish nila si Ryzen and di sila nakakuha ng kill. Sa OMG naman, it was a risky fight, pero kailangan talaga nila eh. Nakikita mo na dito yung OMG na kailangan nila makakuha ng stacks and ng kill para kay Kelra. Speaking of risky fights, ito yung strength actually ng Omega. Pinipilit nila na magkaroon ng team fight kasi alam nila na mas may pang-hold sila, at pag meron sila na hold, automatic pwede sila mag-instant kill. So for Blacklist International, hindi nila gugustuhin na magkakadikit-dikit sila because this is 4v's they're up against. Speaking of, naka-ready ulit ang ating mga teams and ni-retake ng Omega ang Turtle. Mm-hmm. Grabe yung damage output kay Ryzen, na if ever accounted for yung kanyang lalandingan na nakikita yon ni Oh My Venus, automatic sa kanya pupunta si Chichu Dog. Kumbaga siya, nasa kanya, mukha siyang buto dito ngayon. Mukha siyang buto dito ngayon. Yun yung idea. Para talaga siya yung tatargetin. But yeah, Blacklist International, kita natin, dikit-kita na sige. Aldo's Ryzen, makukuha yung turtle. Haji dito with a knock-up. At nagdamo yung pwesto ng Blacklist International. Napakaganda, pero Omega, strength and numbers. Pero hindi ata magtatagal. Eto Max, talon na talon, parang kangaroo.
Naku po, upo. Haji, humahap-step. Haji, humahap-step. Eto Max, eto Max. Talagang siya ay humaharap. Andiyan na si ano, si Ryzen. Ryzen. Hindi nakasapak! Chase Wade denied the kill. Denied. At ito na ang paglaban ng Blacklist. Even though mababa yung kanilang buhay at the last possible moment, the way of the dragon. Grabe dito yung control ni Haji. Imagine din kanina, gusto siyang lapitan ng mga players ng Omega. Napakaliit ng buhay niya pero tumatayo lang siya. Pinapakita niya na I am present. Hindi mo pwedeng galawin yung aking mga kakampi. And now for Omega, nakita natin yung potential ng kanilang lineup for the damage. Knowing na walang buhay mga players dito ng side ng Blacklist International. But the problem there, on that last team fight, parang nagkaroon na miscommunication because it was only Ryzen that went in for the engage. Pati medyo late na rin eh. Bawas na ng dalawa yung OMG kanina from that team fight at talagang si Ryzen nag-aarap ng tradisyon ng isa pang secured kill since tingin ko it's also one of the ano eh, na mapapaisip ka kung enough na ba yung items ko to go for a team fight and kaya ba niyang i-sustain yung damage output na meron yung Blacklist International. But I think it's a little bit of a miscommunication and miscalculation rather. Pero ito na, magkakasalpukan yata ang ating mga teams. And Haji yung nahuli doon sa Daytona's Welcome, makakahabol ata dito yung side ng OMG. Tignan natin kung magkakatakbuhan na nga Edward just trying to run away. Grabe yung damage output na ginagawa ni Etomax. And yung ultimate ni Chakno, it is down. Pero si Kelra, gusto pa niya pumasok si Tara. Pero si Haji, may sagot. Kelra goes down. Ito na ang paghabol ng Blacklist International. Unti-unti na tumatakbo yung side ng Omega. At look at that! Flaker out Chakno. Oh my God! Walang hihinga para sa Omega. 19 seconds bago mabuhay si Kelra. Pwede masira dito ang second tier turret. And take note, merong Lord na pwedeng kuhanin ilang segundo. This is the enhanced Lord na Omega. Kailangan nilang ingatan kung kailan nila gagamitin ang ulti dito ni Etomax. Pagka nagamit nila maaga, nakikita natin dumediretso dito ang Blacklist International. Yes, and well, actually kaya pa ito ng Omega eh. Ang kailangan nilang ang gawin is prolong the game at huwag nilang ibigay yung Lord sa Blacklist International kasi ito yung magiging opener nila for them to take a lot of more passive gold sa mga turrets and also mas maging advantage yung lane sa side ng Blacklist International. Okay tong ganito, bigyan lang nila ng oras si Ryzen na makakuha ng additional stacks at maghintay sila ng kahit isang member from Blacklist International na ma-out of position since ang dami rin namang nilang kailangan pag-approach. In a bad position, pero hindi nila pipilitin kasi nga nakapag-ultimate bigla si Kelra. Pwede silang balik na rin doon. Yes. Kung pinilit nila yung area na yun. Etomax. Pero Etomax, ang pinakaunang masasapak. Papasok ni Edward. Hindi nila makukuha yung kill. Pero okay lang din. Kasi nagpapakasafe lang din yung Blacklist International. Eh. Kasi isipin mo, dun sila lalaban sa narrow area. Tapos merong alis dito si Kelra. Oh. But then again, Etomax. Grabe yung buhay. Huli yung apat. Huli yung lima. Nagtatatalon-talon na dito. Ladies and gentlemen, Edward. Yung phobius natin. Napakasakit. Grabe yung ginagawa niya. Kelra alone again, taking down Nathan. Eto, laban ng Omega, ladies and gentlemen. Wise, last target at Omega. Omega. Wow! Ooh, what a triple kill para dito kay Kelra. Wise ang natitirang buhay. And again, Omega, eto yung sinasabi natin na parang diesel power nila. The diesel wow. Is in. Wise, wala siyang wave clear. And they force game number 4. Omega! Diesel nga ba? This is not Blacklist.